Hi! Hello! Good morning! Isang mapagpalang araw o umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyo pong lahat. Salamat sa mga viewers and subscribers na patuloy na nanonood sa video ito at sa ibang mga videos ng channel na ito. Tayo po ay nagpapatuloy sa aking Leader Serie 2022 at bago tayo magpatuloy sa susunod at panibagong serye ay happy muna tayo. I've got some burst banana, you take the moldy bread, you take the tape recorders, I've got CDs instead, and you keep your bad hangover. Ang ating Leader Serie 2022 ay pang-32 na ngayon. At ano ba ang pang-32? Ang leader may isang mithiin na itinakda. Ang leader may isang mithiin na itinakda. Bawat tao, bawat mag-aaral, bawat mga taong may pangarap sa buhay ay may mga mithiin na ang mithiin ito ang nagtutulak para sila magpunyagi, magpakasipag at magsumikap. Bilang mga leader, Kristiyano, namamahalang Kristiyano, namumunong Kristiyano, mga naglilingkod sa ating Panginoon, ay dapat meron din tayong mithiing itinatakda. Katulad ng mga lingkod ng Diyos nung panahon ng early Christian. Ang leader may isang mithiin na itinakda. Sabi po ng Philippians chapter 3, verse 13 hanggang 14 ay ganito, mga kapatid, hindi ko ipinapalagay na nakamit ko na ito. Ngunit isang bagay ang ginagawa ko, habang nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layunin na is kong makamtan, nagpupunyagi ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus ang buhay na nasa langit. Sa atin pong pagbasa, sinasabi po ni San Pablo na hindi niya pa ito nakamit. Ano ba yung kanyang hindi pa nakamit na mithiin sa buhay? At ito yung ating ding mithiin, mga anak ng Diyos, mga Kristiyano. Kung wala ang ating mithiin dito, useless at walang kabuluhan ang pagiging Kristiyano natin sapagkat kung tayo'y nabubuhay para lamang sa mundong ito, sabi ni Pablo, walang saysay, walang kabuluhan ang ating pamumuhay sa mundong ito. Sapagkat ang atin pong pangunahing layunin, mithiin ng mga Kristiyano ay magkamit ng buhay na nasa langit, buhay na walang hanggan. Mga kapatid, hindi ko ipinapalagay na nakamit ko na ito. Yan ang sabi ni Pablo. Ngunit, isang bagay ang ginagawa ko. Ano yun? Habang nililimot ko ang aking nakaraan at sinisikap na marating ang layuning nais kong makamtan. Meron siyang nililimot na karaan. Alam naman natin na si San Pablo ay tinawag ng ating Panginoong Yesus na inuusig, tinutuligsa, pinipersecute ang mga mananampalataya at Kristiyano. Alam natin na marami siyang ipinapatay. Mayroon siyang sulat para usigin ang lahat ng Kristiyano at mananampalataya ng kanyang panahon. At sa kabila ng kanyang kasipagan para usigin, ipersecute ang mga Kristiyano, yun ang panahon na ang Panginoong Yesus ay tinawag. At nang siya'y tawagin, biglang nagbago ang ihip ng hangin at siya'y naging isang tagasunod at ginawa pa siyang apostol sa mga hintil ng ating Panginoong Jesus. At yung kanyang paglilingkod na yun, hinahabol siya ng nakaraan. Sinisilip siya ng nakaraan. Ayaw siyang bitawan ng nakaraan sapagkat siya'y naging persecutor ng mga mananampalataya at maraming ipinapatay. Sa kanyang paglilingkod, maaaring kasama ito sa kanyang mga tinatanggap na mga bato o kritisismo sa kanya. Maaaring siya'y nililiba, maaaring siya'y maraming mga salitang naririnig. Kaya lang, ano ang sabi niya sa ating binasa? Ngunit isang bagay ang ginagawa ko, habang nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layuning nais kong makamtan. Tayong mga anak ng Diyos, hanggat hindi natin nililimot ang nakaraan, ang sakit ng kahapon, ang dala ng kahapon, ang bigat ng kahapon, hindi tayo makakamove, hindi tayo makakakilos, hindi tayo makakapagpatuloy.
kapag tayo palaging bumabalik sa ating nakaraan. Alam naman natin na ang ating kaaway na masama ay palaging ididikdik, ilalagay sa iyong puso't kalooban. Hindi ka pa pinatawad ng Diyos, hindi ka pa nilinis ng Diyos, ito yung iyong kasalanan. Ipapamukha ng ipapamukha sa atin ang ating mga nagawa noon para hindi tayo makapagpatuloy na isang paraan niya yan para tayo'y hindi maging epektibong mananampalataya. Oo, lahat naman tayo nagkakamali. Lahat tayo nagkakasala. Wala namang matuwid ni isa. Lahat nagkakamali. Lahat nadadapa. Kaya lang, ang atin pong pagkakamali, ang atin pong pagkadapa, ang ating pagkakasalay, hindi po yan tinitingnan ng Panginoon kung bukal sa ating puso't kalooban na tayo magbabalik loob sa Kanya at magpapagamit sa Kanya at maglilingkod ng buong puso, isip, lakas at kaluluwa sa Kanya. Tingnan natin, tingnan ninyo, ang Diyos hindi tumitingin sa lahat ng ating nakaraan. Hindi tumitingin sa lahat ng ating pagkakamali. Hindi tumitingin sa lahat ng ating kakulangan. Hindi tumitingin sa lahat ng ating mga kasalanan. Ang tinitingnan niya ay yung pagtayo natin, yung pagbabalik natin, at paglilingkod natin na tayo maging malaking pakinabang sa Kanyang kaharian dito sa lupa. Sabi nga ng napakinggan kong isang profesor sa College of Divine Wisdom, ang walis ay marumi. Oo, totoong ang walis ay marumi. Ngunit tatandaan natin, kahit gaano karumi ang walis, ito ay nakapaglilinis din ng kahit gaano kalawak na bakuran. Tayo yun, mga kapatid. Tayo ay tulad ng walis. Marumi tayo. Marami tayong pagkukulang at pagkakamali. Ngunit pwede tayong gamitin ng ating Panginoon para ano? Makapagwalis ng dumi sa ating kapaligiran, sa ating bakuran, sa mundong ito na ating ginagalawan. Kaya nga hindi tinitingnan ng Diyos ang ating nakaraan. Ang tinitingnan ng Diyos ay yung pagpapatuloy natin. Ano ang sabi ulit ni Pablo? Habang nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layuning nais kong makamtan. Ano ba yung nais na makamtan ni Pablo? Siya na rin ang sumagot, buhay na nasa langit. Ano ang sabi ng verse 14? Nagpupunyagi ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala. Yun yung ipinagpupunyagi ni Pablo. Kaya siya nagpapatuloy sapagkat ang nais niya, ang mithiin niya, ay makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa kanya ng Diyos. Ano sabi niya? Nagpupunyagi ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na nasa langit. Kaya tayo mga mananampalataya, tayo mga Kristiyano, tayo mga itinalaga ng Panginoon, magpatuloy tayong magpunyagi upang makamtan natin ang gantimpala ng ating paglilingkod, yung pagkatawag sa atin ng Diyos. At ito yung buhay na nasa langit na ibibigay sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang anak na si Kristo Jesus. Ang leader may isang mithiin na itinakda. Ano man ang mangyari sa ating buhay paglilingkod, minsan lumiliko tayo, kumakanan kaliwa, umaatras, tumitigil. Pero ang mahalaga, tayo po'y makapagpatuloy sa mithiin na tayo'y magkamit ng buhay na nasa langit, buhay na walang hanggan. Ang leader may isang mithiin na itinakda. Maraming maraming salamat sa inyo pong panonood. Maraming salamat sa mga subscribers and viewers sa patuloy na tumatangkilik ng video ito. Ang akin lamang pong masasabi, God bless and I love you with the love of the Lord. Bye-bye! Maraming salamat sa inyong panonood at kung kayo napagpala ng video, huwag nyo naman kalimutan ng mag-like, mag-subscribe, kalimbangin ang bell at ibahagi na rin ang video na inyo pong napanood. Salamat! God bless! We love you with the love!